Mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Bago ko po umpisahan ang ating maigsing kwento, nais ko lamang pong humingi sana sa inyo ng isang pabor na kung maaari po, sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel at napakalaking tulong nito para sa channel na Tamokski TV. At sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking biyaya at pagpapala. Kaya ano pa po ang hinihintay natin? Simulan na po natin ang ating kuwento. In 3, 2, 1. Pag-alagala sa lansangan araw-araw at nangingi ng bariya sa mga taong nakakasalubong. Yan ang gawain ng batang si Chokoy para lamang may maipambili ng pagkain sa araw-araw. Wala na siyang mga magulang at nakatira na lamang sa lansangan. Kung saan siya dalawin ng antok ay doon na din siya mismo matutulog. Ali, Ali, pahingi naman po ng bariya oh. Ito ang pahayag ni Chokoy habang nakahawak sa dulo ng damit ng isang ali. Agad naman na lumayo ang ali na parabang nandidiri sa bata. Sinunda naman ito ni Chokoy. Ali, sige na po, pagkain lang po. Pangulit niya pa sa ali. Dumukot naman ang ali sa kanyang bulsa at binigyan siya ng 5 piso. O ayan, sige na, lubayan mo na ako. Ang dumi-dumi mo at ang baho. Asik ng ali pagkatapos niyang bigyan ng bariya. Hindi naman pinansin ni Chokoy ang komento nito sa kanyang itsura at nagpasalamat na lamang ito. Salamat po, pagpalain po sana kayo ng Diyos. Sad ni Chokoy bago layuan ang ali. Ilang tao pa ang hininga ng bariya ni Chokoy para makalikom ng sapat na pera pangbili ng kanyang pagkain sa araw na iyon. Kinapa niya ang kanyang bulsa at kinuha ang 50 pesos na nalikom sa panglilimos ng araw na iyon. Bumili siya ng 1 kanin at 2 itlog. Tinabi naman niya ang sobra para bukas sakaling di siya pala rin sa panglilimos ay may magagastos siya. Hindi naman kasi araw-araw ay nakakatsamba siya sa mga taong mapagbigay. Madalas kasi ay iniiwasan at tinatakbuhan siya ng mga nililimusan niya. Hindi niya naman kasi masisisi ang mga ito. Napakadungis at mabaho nga naman siya. Sino ba naman ang gugustuhing tumabi at makisalamuwa sa taong kalye? Isang araw, sa kalagitnaan ng tirik na araw ay naglalakad sa may kalsada si Chokoy. Nang may nakita siyang rumaragas ng sasakyan na tila ba may hinahabol. Sakto naman na may tumatawid na matandang ugod-ugod na. Automatic na gumalaw ang kanyang mga paa at tinakbo ang kinaroroonan na matanda para itulak ito pabalik sa gilid ng kalsada. Sakto naman na napatigil ang sasakyan. Kaya naman hindi ganun kalala ang galos na natamo ni Chokoy sa pagkakabunggo. Pagkamulat ng mga mata ng bata. Nasa ospital na siya at may nakakabit sa kanyang kung ano-anong hindi niya mawari kumpara saan ba. Sinubukan niyang gumalaw pero napaaray lamang siya sa sakit na nararamdaman. Pilit niyang inaalala kung ano nga ba ang nangyari sa kanya. Oh, gising ka na pala bata. Saad ng isang lalaking siguro ay nasa edad 40 na. Sino po kayo? Ano po ang nangyari sa akin? Magalang niyang tanong sa Ginoo. Ah, hindi mo ba maalala? Muntik nang masagasan ng rumaragas ang sasakyan ang lolo ko. Mabuti na lang at naitulak mo siya sa gilid ng kalsada. Ang kaso ikaw naman ang nabunggo. Kaya yan, kasalukuyan ka nagpapagaling sa mga natamo mong bali at mga sugat. Sagot naman ang Ginoo sa tanong ni Chokoy. Ganun po ba? Maraming salamat po sa pag-aalaga sa akin, pero kailangan ko na pong umalis. Saad ni Chokoy habang hirap na sinusubukang tanggalin ang mga nakakabit sa kanya.
Pero agad naman siyang pinigilan ng Ginoo. Naku, hindi mo pa pwedeng tanggalin niyan. Pagpigil niya sa batang si Chokoy. Bakit? May pupuntahan ka ba? Tanong pa sa kanya ng Ginoo. Naku, wala naman po. Ang kaso lang po kasi, wala po kasi akong pangbayad dito sa ospital. Kaya kinakailangan ko na pong umalis bago pa dumating ang mga nurse o doktor. Paliwanag pa ni Chokoy sa Ginoo. Ha? Ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Kami nang bahala sa lahat ng gastusin dito sa ospital. Kami nga ang dapat na magpasalamat sa isa pagkakaligtas mo sa aming lolo eh. Nakahinga naman ang maluwag si Chokoy sa narinig mula sa Ginoo. So bata, ano ba ang kwento mo? May mga magulang ka pa ba? Saan ka nakatira? Sunod-sunod namang tanong sa kanya. Ano po? Wala na po akong mga magulang. Ang lola ko na lang po ang nagpalaki sa akin. Kaso po nilisan niya na din po ang mundong ito. 2 taon lang nakakalipas. Binubugbog lang po ng tiyuin ko. Kaya naman po lumayas na lang po at naglakbay hanggang siya. Mapadpad po ako dito. Siyempre po, wala po akong bahay. Kaya kung saan po ako dalawin ng antok, eh doon na po ako matutulog. Nanglilimos naman po ako ng parehas sa kung sino-sino lang araw-araw para may makain. Kahit naman po papaano, eh may mga busilak pa naman po ang mga kalooban. Kaya kahit papaano, eh nakakakain po ako at hanggang ngayon ay humihinga pa. Sagot ni Chokoy sa mga tanong ng Ginoo. Naluwa naman ng lalaki sa kwento ng buhay ng batang si Chokoy. Hindi talaga patas ang mundo. Kung sino pa ang may mga busilak na kalooban, sila pa ang lubos na nahihirapan. Sobrang nakakalungkot naman pala ng kwento ng buhay mo. Komento ng Ginoo sa buhay ni Chokoy. Huwag kang mag-alala kung paintulutan mo bilang kapalit ng kabayaniang ipinamalas mo sa pagsasagip sa aming lolo, ay tutulungan ka namin. Nakangiting saad ng Ginoo kay Chokoy na hindi naman makapaniwala sa kanyang narinig. Talaga po? Paniniguro ng bata sa kanyang narinig. Tumango naman ang Ginoo bilang sagot sa tanong nito. Nako, hindi na po ako tatanggi. Maraming salamat po. Hindi ko na po kayo bibiguin. Pangako naman ang batang lansangan sa Ginoong kausap. Kinapkop nga ng pamilyang Go ang batang lansangang si Chokoy at pinag-aral. Tinuring nila itong bahagi din ng kanilang pamilya. Hindi naman binigo ni Chokoy ang pamilyang kumukop sa kanya at nag-aral siya ng mabuti. Hanggang sa nakapagtapos siya at naging isang ganap na guro. Paminsan-minsan ay nagpupunta sa isang parke si Chokoy malapit sa tahanan nila at tinuturuan ng libre ang mga batang lansangan. Umaasa ang mga batang ito na gaya niya ay maabot din ng mga ito ang mga pangarap nila balang araw. Labis-labis din naman ang pasalamat ni Chokoy sa pamilyang Go na nag-ampon sa kanya. Dahil kung hindi dahil sa mga ito, baka ngayon ay nasa lansangan pa din siya. At hindi siya nakapagturo ng libre sa mga batang lansangan na may mga pangarap din sa buhay. Kayo, ano bang masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokoski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.